Posible naman dinoktor ang crime scene para palabasin na isang shootout ang nangyari sa checkpoint sa Timon, Quezon. Batay sa fact-finding report ng PNP, kaya hindi raw dapat isantabi ang posibilidad na ambush ang naganap. By Saksi Exclusive si Emil Sumangit. Hindi shootout. Ito ang lumabas sa 8 pahinang report ng binuong fact-finding committee ng PNP sa barilan sa Atimonan, Quezon na ikinamatay ng 13. Katunayan, nakasaad sa report ng PNP na hindi raw maaring isantabi ang posibilidad na ambush ang nangyari. Unang ipinunto ng report na may mga paglabag sa police operational procedure sa checkpoint operation, gayon din sa crime scene inquest. Walang signage sa 2nd checkpoint na itinayo sa Atimonan at walang PNP personnel na naka-uniforme sa operasyon. Kabilang pa sa pinuna ang kontaminadong crime scene dahil agad na napasok ang police line ng mga hindi otorisadong tao. Katunayan, batay sa fact-finding report ng PNP, ang crime scene ay sinadya raw pagmukhang may nangyaring shootout. Kaduda-duda raw ang lokasyon ng ilang ebidensya tulad ng pagkakaroon ng mga armas sa paligid ng napatay na si Leonardo Marasigan na noong unay wala raw doon. Ang baril naman na nakasukbit sa may kanang baywang ni Staff Sergeant Armando Lescano napunta raw sa kanyang kamay habang ang M16 na nakasabit sa headrest ng upuan sa SUV sa may harapan ni SPO1 Gruet Mantuano kinalaunay napunta sa bagitan ng kanyang mga hita. Ayon pa sa report, kaduda-duda raw ang lokasyon ng mga bangkay ni Tirso Lontok Jr. gayon din ni Marasigan. Natagpuan ang kanilang mga labi sa labas na ng mga sasakyan. Malaking palaisipan din kung bakit positibo sa gunpowder residue ang kanang kamay ni Marasigan. Pero ang kalibre 45 na nakuha malapit sa kanyang mga kamay ay negatibo. Questionable rin daw kung talagang nakapagpaputok ba ang mga nasawi kung pagbabatayan ang lokasyon ng mga baril sa crime scene. Lumalabas pang 8 lang sa 14 na na-recover na armas ang nagpositibo sa gunpowder residue. Katunayan, ang ilan sa mga baril ay hindi raw pinaputok ng mga taong natagpo ang malapit dito. Halimbawa na lang ang na-recover na kalibre 45 Norinco pistol na natagpuan sa pagitan ng 2nd SUV at ng open drainage. Walang katawan na natagpuan malapit dito. May kalibre 45 Armscor pistol ding natagpuan sa loob ng isa sa mga SUV pero si Jerry Siman na nakaupo malapit dito nagnegatibo sa gunpowder residue. Ganito rin daw ang nangyari kay Maximo Pelayo. May M14 rifle na natagpuan sa loob ng unang SUV malapit sa kanyang katawan pero si Pelayo mismo ay negatibo sa gunpowder burns. Batay sa report ng PNP, 7 lang sa 13 nasawi ang nagpositibo sa gunpowder residue. Lumalabas pa sa ulat ng PNP na labis na pwersa ang ginamit ng mga operatiba. Extensive at fatal nga raw ang mga tinamong pinsala ng mga sakay ng convoy. Sa kanilang grupo, pinakamaraming tinamong tama si Victorino Atienza na umaabot sa 16. 15 naman ang tama ni Armando Lescano, 4 dito sa harapang bahagi ng kanyang katawan. 14 naman ang tinamong tama ni Tirso Lontok Jr., karamihan sa kanyang extremities. 13 kay Maximo Pelayo, kapwa naman ang tamo ng 8 tama sina SPO1 Gruet Mantuano at si First Lieutenant Jim Beam Justiniano. 6 na tama sina Police Superintendent Alfredo Consimino at Jerry Siman. 7 tama ang tinamo ni Paul Kyo Hilag at Leonardo Katapang. Habang ang umunay leader ng grupo at siyang target doon ng mga operatiba na si Vic Siman, 5 tama ng bala ang tinamo, 4 dito nasa likod. Ganito rin ang dami ng tama ni PO1 Jeffrey Tarinay Valdez. Ang pinakakunting tinamong tama ng bala si Condrado Desilio na may 4 na gunshot wounds. Sa re-autopsy, alam ko 11 nga yung re-autopsy. So as to the result, hindi ko pa alam. Kita rin daw ang excessive use of force sa mga SUV na pawang mga tantad ng bala. Ang unang sasakyan, may 174 bullet entry holes. Habang ang pangalawa, may 45 bullet holes. Kabilang sa mga rekomendasyon ng fact-finding committee ng PNP, sampahan ng kasong administratibo at kriminal ang mga miyembro ng pulisya at militar na sangkot sa checkpoint operation. Emil Sumangil ang inyong saksi.